Isa na namang mga anime videos ang ating pag-uusapan, mga kahenyo. Welcome back sa ating channel. Marami na ding content ng ganitong mga video pero susubukan naman nating gumawa ng sarili nating version. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga anime na may sports na tema. Una sigurong pumasok sa isip mo ay ang Slam Dunk, Prince of Tennis at iba pa. Pag-usapan natin ang mga anime na to na ipinalabas sa Pilipinas. Natatandaan niyo ba ang mga pangalan ng mga bida dito? Halina't samahan niyo ako sa 10 mga anime na sports ang tema. Una ay ang Slam Dunk. Na-feature na din ito sa anime na mga napapanood natin tuwing hapon. I-check nyo na lamang ang link sa description. Ang kwento ng Slam Dunk ay tungkol kay Hanamichi Sakuragi na isang newbie sa larong basketball. Hinamon niya ng one-on-one ang kapitan ng Shohoku para makasali siya sa team na ito. Ang kapitan ay si Takenori Akagi na kapatid pala ng kanyang crush na si Haruko. Nakapasok si Hanamichi sa team at naging kakumpetensya niya dito si Rukawa na isa ring baguhan sa team. Kasama niya sa grupo si Akagi, Rukawa, Miyagi, Mitsui, Kogure at iba pa. Sila ay nakikumpetensya sa mga iba pang mga team ng basketball. Habang tumatagal ay gumagaling na din si Hanamichi sa paglalaro nito. Pangalawa ay ang Hajime no Ippo o mas kilala sa Knockout. Ang anime na to ay tungkol naman sa boxing. Ito ay istorya ni Makunouchi Ippo. Siya ay baguhan lang din sa larangan ng boxing. Siya ay sumali dito dahil siya ay nabubuli. Nais niyang lumakas at maging isang professional boxer. Sinanay naman siya ng coach na si Mr. Kamugawa sa kanyang gym. Nakitaan kay Ippo ang lakas, tibay at endurance sa kanyang mga training hanggang nagbunga ang lahat ng kanyang pagsisikap. Marami siyang nakalaban ng mga boksingero at ang mga ito ay natalo din niya. Nais niyang makatapat ang kanyang kaibigan at sparring partner na si Miyata sa professional ring. Habang tumatagal din ay nakagawa din siya ng sarili niyang fighting style at strategy at maging ang secret weapon nitong Dempsey Roll at Gazelle Punch. Ikatlo ang Eye Shield 21. Ang anime na to ay isa sa mga epic na anime na aking napanood. Ang laro na to ay tungkol sa American football. Ang leader ng Demon Devil Bats ay si Yuichi Hiruma. Napaka-brutal ng kanyang mga galaw kung paano palakarin ang grupo nila. Mabuti na lamang ay nandyan din si Ryokan na nagpapakalma sa atin. Siya ang matabang miyembro ng team. Si Sena naman ay ang sekretary ng grupo pero nakita ni Yuichi ang bilis sa pagtakbo nito. Ayaw niyang ipaalam ang tunay na pagkatao ni Sena kaya itinago niya ito sa isang helmet at binigyan ng codename na Eye Shield 21. Nung nakumpleto na ang kanilang team ay nakipaglaban sila sa mga malalakas na grupo ng football. Isa na dito ang grupo na Ojo White Knights. Natapos na ang anime na to at sa huli ay nagwagi ang Demon Devil Bat sa Christmas Bowl. Pangapat ay ang Haikyuu. Ito ay tungkol sa larong volleyball. Ito naman ay kwento ni Shoyu Hinata na isang spiker kung paano siya nagsumikap para maabot ang kanyang pangarap na maging malakas at magaling na volleyball player. Kasama niya dito ang minsan na naging kalaban niya na si Kageyama na isang setter. Naalala niyo ba ang malulupit na moves ng pandak na si Hinata? Sa mga volleyball players ay tiyak na nai-inspire sila sa bilis ng pagtakbo nito para habulin ang bola at makapag-spike sa mga kalaban na kahit solido ang depensa nila. Siyempre sa tulong din ng pag-set ni Kageyama. Nakakatuwa dahil nagkaroon ng Tagalog dub ang anime na ito. Sobrang saya, emosyonal at may comedy. Pero naantig tayo sa teamwork at spirit ng mga miyembro ng Karasuno High School. Ikalima ay ang Ace Diamond. Kung mahilig ka naman sa baseball ay ito ang anime na para sa'yo. Si Ewon Sawamura naman ang bida dito. Isa siyang napakalupit at gifted na pitcher sa kanyang team na Seidu High School. Pangarap naman niyang maging ace sa kanila na katulad din ng iba pang mga bida ng mga anime tungkol sa sports. Nais ng kanilang kupunan na makapasok sa tournament bago magretiro ang mga upper class na miyembro ng team nila. Dahil na din sa tulong at pagpupursige ni Sawamura ay natulungan niya ang kanyang team na manalo. Ilan sa mga miyembro ng kanilang team ay sina Furuya Satoru, Kominato Haruichi at Miyuki Kazuya. Na-convince din nila si Coach Kataoka na hindi na mag-resign. Ang kwento ng anime na to ay ongoing pa din at waiting pa din tayo sa mga susunod na mga mangyayari. Pang-anim naman ay ang Prince of Tennis. Ang anime na to ay natutungkol naman sa tennis na pinagbibidahan ni Ryuma Aichisen. Siya lang naman ang 4-time champion ng tennis sa Amerika. Siya ay nagpunta sa Japan para ipagpatuloy ang kanyang paglalaro. Ang kanyang skills sa tennis ay nagaya niya sa kanyang tatay.
pero nang maglaon ay nakagawa na din siya ng sarili niyang style ng paglalaro. Sumali nga si Ryuma sa Seigako Middle School at dito niya nakilala ang iba pang miyembro ng men's tennis club. Paglaon ay marami din siyang nakalaban ng mga magagaling na manlalaro ng tennis at ang iba ay nagpahirap din sa kanya para maabot ang kanyang pangarap na makuha ang national championship title. Kaya't kung ikaw ay tennis player, malamang ay nagaya mo din ang ibang mga techniques nitong si Ryuma at nagamit mo rin ito sa iyong mga matches. Ikapito ang initial D. Ang sports dito ay drag racing at drifting. Yan ang tema ng anime na ito. Ipinalabas ito sa ABS-CBN at napakalupit ng mga moves ng mga kotse, lalong-lalo na kung ikaw ay fanatic ng mga racing cars. Ito ay kwento ni Takumi na pangarap na maging pinakamabilis na driver. Tinulungan niya ang kanyang tatay sa pag-deliver ng tofu. Ang mga pinupuntahan niya ay paakyat at pababa sa Mount Akina at dito ay parang nagte-training na din siya sa pagpapatakbo ng sasakyan. Dito ay natuto siyang mag-drift. Hanggang sa nakisali siya sa racing at tinalo ang lahat ng mga Red Suns team. Pangwalo ay ang Dear Boys. Ito ay tungkol sa larong basketball din. Ito ang kakumpetensya noon ng Slam Dunk kung maaalala nyo. Ipinalabas ito sa Studio 23 at sa ABS-CBN tuwing hapon. Ang kwento naman nito ay tungkol sa Mizuho basketball team. Ang problema dito ay nag-quit ang coach maging ang mga ibang miyembro ng team. Si Kazuhiko Aikawa na bagong lipat sa Mizuho High School ang nagbigay ng fighting spirit sa mga natitirang miyembro ng basketball team. Ang naging coach nila ay ang coach ng female basketball team. Ang mga miyembro ng kanilang team ay sina Kazuhiko Aikawa, Takumi Fujiwara, Ranma Romura, Kenji Dubashi, Satomi Anzaki at Tsutomu Ishii. Sa tulong din ng kanilang coach ay umangat din sila para makuha ang kanilang pangarap na manalo sa championship. Pangsiyam ay ang Baki the Grappler. Ang sports na to ay may pagkabrutal at makikita mo ang pagtalsik ng dugo. Ito ay mixed martial arts na kinagigiliwan din ng mga manonood lalo na kung live. Ang kwento ni Baki ay tungkol naman sa illegal na underground fighting tournament. Nagkaroon ng masinsinan na training itong si Baki dahil nais niyang matalo ang kanyang tatay na si Yujiro na may mukha ng orga sa kanyang likod. Nagpalakas at nagsanay nga si Baki at nakalaban niya ang malalakas na mga fighters. Iba't iba ang styles ng martial arts ang kanyang mga nasagupa. Dahil na din sa lakas nitong si Baki ay natalo niya ang lahat ng mga ito. Naalala niyo ba ang quiz ng kwento ng Baki the Grappler? Dahil mayroon din palang kapatid itong si Baki. Ito ay anak ni Yujiro na si Jack Hanma. Nagkaroon nga ng sequel ang Baki the Grappler at ito ang Baki. Meron itong tatlong season at napapanood ito sa internet o kaya sa Netflix. Panghuli sa mga sports ay ang Kuroko no Basuke. Isa ulit na basketball ang tema nito at pinagbibidahan naman ng hindi masyadong athletic na six-man na si Kuroko na isa ring miyembro ng Generation of Miracles. Ang grupong ito ang tawag sa mga genius na mga players pero silang anim ay nagkahiwa-hiwalay. Nagpunta si Kuroko sa Seirin at doon niya nakilala si Kagami. Habang patuloy ang kwento ay unti-unting nakakalaban ni Kuroko ang mga dati niyang mga teammates. Nahahasa na din ang talento ni Kuroko sa pagpasa at pagdevelop ng kanyang mga bagong skills katulad ng Vanishing Drive, Ignite Pass at iba pa. Naging kampante na din siya sa mga bago niyang mga teammates hanggang sa nakarating sila sa finals at nakalaban si Akashi na dati niyang captain sa Generation of Miracles. Sa Winter Cup na ito ay nanalo ang Seirin High laban sa Rakusan High. At yan nga mga kahenyo, ang kwentuhan natin tungkol sa sports anime na ipinalabas sa Pilipinas. Siyempre nakadab ito sa wika nating Tagalog. Bumalik na ba sa alaala nyo ang kwento ng mga anime na ito? Tiyak na nagustuhan nyo ito. Sa ngayon ay marami pang lumabas na mga ganitong genre na anime.